Mga katrops, welcome back ulit kayo sa aking channel, Sports React PH. At ngayon pag-uusapan natin ang naibalitang mga bagong player na kinuha ng Brooklyn Nets. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang nabanggit na tatlong player na susunod kay Dennis Schroeder sa Los Angeles Lakers ngayong offseason. Ilang linggo lamang nga po bago simulan ng Brooklyn Nets ang kanilang training camp ay inuunti-unti na nga po nalang binubuo ang kanilang gagamiting lineup. Sa katunayan, dalawang player nga po na ibalitang binigyan nila ngayong araw ng kontrata sa kanilang kupunan. Unang-una na nga po dyan ay ang pagbibigay nilang muli ng two-way contract sa kanilang player na si David Duke Jr. Bukod rin nga po dyan mga katrops, ay binigyan na rin naman nga po nila ng training camp contract ang kanilang dating player na si Chris Chioza na uling naglaro ng nakaraang season sa kupunan ng Golden State Warriors. Kaya dahil nga po sa ginawang move ngayong araw ng front office ng Brooklyn Nets ay umabot na nga po sa 19 ang kabuuang bilang ng kanilang mga manlalaro na gagamitin nila sa kanilang training camp. Pero syempre gaya nga po ng inaasahan, 17 lamang nga po ang player na pwedeng isama nila sa kanilang magiging official lineup. At sa parte nga po ni Chris Chioza na binigyan lamang nga po nila ng training camp ay kailangan muna nga po niyang mapa-impress at magpakitang gila sa front office ng Brooklyn Nets upang sa ganun ay makumbinsi nga po niya ito na bigyan siya ng bagong kontrata. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang tatlong bagong player na susunod nga daw po kay Dennis Schroeder sa Los Angeles Lakers. Matapos lamang nga pong kunin ngayong araw ng Lakers si Dennis Schroeder ay marami na nga po mga fans na naniniwala na ito na nga pang huling move ng kanilang team ngayong offseason. Ngunit dyan nga po kayo nagkakamali mga katrops, gayong base nga po sa pinakahuling nilabas na balita, hindi par naman nga daw po tapos ang Lakers sa pagkuha ng mga bagong manlalaro. Sa katunayan, binulgar nga po ni Jovan Buhan ng The Athletic na hanggang ngayon nga daw po ay target par naman nga ng Los Angeles Lakers na makuha si Bojan Bogdanovic, Jordan Clarkson at Malik Beasley mula sa Utah Jazz. Bali nakikipag-usap par naman nga daw po ang Lakers sa front office ng Jazz patungkol sa kanilang nilulutong trade ngayong offseason. At kapag nagawa nga po nila ang ganitong klaseng trade ay sigurado nga pong mas lalakas pang lalo ang kanilang kupunan. Kaya asahan nga po ninyo na ipipilit talaga ng Los Angeles Lakers na may sakatuparan ang ganitong klaseng trade sa lalong madaling panahon. Isa pa mga katrops, pwedeng-pwede na rin naman nga daw po nilang gamitin ngayon si Russell Westbrook sa isang trade kahit anumang oras ngayong offseason. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.